Go! Go! Yun! Okay, good morning mga kabutinting. Welcome back sa magandang umaga sa ating lahat. So for today's video, ayan, medyo nagtatago pa yung haring araw natin ngayong umaga kasi katatapos lang umulan dito sa atin mga kabutinting, no? So ayan, habang naglo-lopla yung mga young birds natin dito, asa na ba sila? Yun, lumalayo na, oh. Meron pang helicopter. So ayan, habang lumilipad yung mga young birds natin mga kabutinting, eh meron nga tayong bad news dun sa fly cage ng mga lovebirds natin, dahil nakita nyo naman sa intro natin kanina na butas mga kabutinting at merong mga lumusot na ibon, no? So ito, puntahan natin habang lumilipad yung ilan sa mga warriors natin today. Ayan, so ito, eh na-renovate natin dati, so kulungan natin na to. Itong ating fly cage na to, so bago na yung screen nito, no, di ba? Ayan, no? So welded mesh wire na yan, parang semi-steel matting na rin yan sa tigas. Sintigas niyan yung alambre ng mga bird cage natin sa ating breeding area. Pero ayan nga, may meron na naman butas. Ayun, no? So nasira nila kasi may natirang weak point. Ayan, no? Meron pang mahinang part yung kulungan natin. So ayan, eh, gawa sa plywood at nabutas nga nila. Ayan, no? Diba? So kasyang-kasya yung ibon talaga. So parang daga yung bumutas, diba? Pero ibon ang gumawa niya kasi sa loob nagmula yung butas niya, mga kabutingting. Ayan. So siguradong ibon natin ang may gawa niyan. So parang dati dito sa side na to, ayan, dito kasi meron tayong posting kahoy dyan sa sulok na yan. And then nasira din nila, nakagawa sila ng butas dun, no? So nalusutan tayo dati ng 10 ibon dyan, mga kabutingting. Ayan. Pero mga upay yung mga nakalusot dati nun. So ayan, butas na naman at meron yan lumusot dito sa ating flight cage. Ayan. So yung lumusot pa naman na yun doon sa video natin is yung ating DF Violet Hewing Opaline. Ayan, napagandang ibon mga kabutingting. So eto, pasukin natin yung kulungan natin dahil nga nabutas, no? Eto, pasok tayo sa loob. Ayan, so eto, meron pa tayong mga ibon dito mga kabutingting. Ayan sila. So eto yung butas sa may sulok mga kabutingting. Ayan, no? So napakalaki, parang gawa ng daga, no? Ayan, no? So kasya yung apat na daliri ko. So ayan, no? So talaga lulusot yung ibon natin dito. So mabuti na lang mga kabutingting, eh doble etong dingding na to. Ayan. So pagkatapos ng dingding na to, eh meron pa sa labas yan. Eto. Ayan, no? So meron pa yan parang plastic na yero dito. Pero hindi talaga plastic na yero to. So part to ng sasakyan. So meron yung talyar dito. So yung mga scrap dyan, eh pwede natin gamitin. So ito scrap to and plastic na makapal to. So ito yung ginamit natin na pandingding dito sa may labas ng kulungan natin. Ayan. So kung sakali man mabutas nila yan, eh ito, nasa loob pa rin sila ng ating breeder's loop. Ayan. So wala pa rin silang takas, no? Hindi pa rin sila basta-basta makakatakas. O sakaling mabutas din nila to, pero hindi nga nila mabubutas yan kasi nga ito ay makapal na plastic na. Ayan. So kung makapunta man sila dito sa ating breeder's loop, ito nga nakakulong pa rin sila. Ayan. So hindi sila basta-basta makakatakas, kaya lang ito gawa sa net. So kayang-kaya nilang butasin to, no? Ito ating net na to, kaya papalitan din natin to ng screen para kung sakali man eh talagang safe yung mga ibon natin na hindi makakawala. Ayan. So ito na lang naman yung weak point ng kulungan natin kasi nga eh nirenovate na natin to. So marami tayong nakawalang ibon dati kaya talaga nirenovate natin. So ito na lang yung weak point natin dito gawa sa tabla. Ayan, di ba? Kaya kayang-kaya talagang sirain ng mga ibon natin. So ito, kahoy din to, tabla din to, pero yung likod niyan eh ang pader pa din. So parang design na lang to. Ayan, para may tabla tayo dito sa loob, no? May kahoy-kahoy na nakikita yung mga ibon natin. So ito kasi manipis, kayang-kaya nilang sirain, manipis lang itong plywood na to. Ito makapal to, ayan, no? Diba, ayan, no? Makapal yung tabla na yan. Tsaka padar pa nga yung likuran nito. Ayan, so dito sa side na to, wala nang weak point na pwedeng sirain yung mga ibon natin. Ayan, so ito nga, dati merong poste dito. Ayan, may kahoy dito, nasira nila yung nabutas nila. And then, nakalusot sila doon, ayan, dami nawala nun. Kaya ayan, lagi natin ng yero. Ayan, so yero na lahat to. Pinituran pa natin ng epoxy primer para talagang hindi masisira, hindi mga ngalawang. So goods na goods na sa side na to. Ayan, wala na silang tatakasan. Dito mga kabuting tingin, ito sa sulok na to, yero din yan. No, hanggang doon sa may likuran, yero yan. Ayan, so dito wala na rin silang tatakasan mga kabuting tingin. So kapag matigas naman yung kahoy katulad nito mga poste na to, ayan, eh hindi nila kayang sirain yan, di ba? So walang kasira-sira to kahit na konti. Ayan, and then ito matibay na yung steel matting natin dito. Ayan, di ba? So namimili din sila ng sinisira tulad nito. Ayan, matigas pa yung kahoy natin. Matitigas yung mga ginamit natin sa side na to, kaya wala silang
sinisira dito. Unlike dito ay manipis kasi, kaya talaga kaya nila sirain. So alam nila kapag ka manipis yung kahoy, no, doon nila kinukot-kot. Katulad nito, ayan, malalambot, di ba? Kaya nilang sirain. So ito, i-re-repair natin today. Siyempre, baka mamaya, lumaki yung damage ng kulungan natin. Madisgrasya yung mga alaga natin, makawala. Kawawa din sila kapag ka nakawala sila. Kasi kapag ka nakawala sila, mamatay lang sila sa gutom sa labas. Siyempre, hindi naman sila pinanganak sa wild, kaya hindi rin nila kayang mabuhay sa wild, mga kabutingting. Kaya kapag ka nakawala yung ibon nyo, kawawa din sila. Sila din yung kawawa. Mamatay lang sila sa gutom. Ayan. So ito, re-repair na nga natin to, mga kabutingting. Pero bago natin i-repair yan, abangan muna na mga warriors natin galing ng Rosales, Pangasinan. Ayan. So medyo malayo-layo na yun, mga kabutingting. Nasa 105 kilometers na ilayo nun dito sa may loft natin. Ayan. So sana makauwi ng maayos si Wax, si Blue at si Boy Neto. Dahil ito, no, medyo madilim na naman yung kalangitan natin. Ayan, no. Eh, hindi pa nga masyadong kita yung araw. Ayan. So abangan muna natin mga warriors natin and then i-repair natin itong butas na to. So ito, mga kabutingting, abangan na nga ng mga warriors natin dito sa itaas ng ating dream loop. Ayan, napakalakas ng hangin. So nai-release yung mga warriors natin kaninang 7:12 ng umaga sa May Rosales, Pangasinan. So mag-start ng 1-4 speed ng 8:32, mga kabutingting. So time check tayo. Ayan, so 9:01 na. So hindi pa tayo kagad nag-abang kanina kasi nga hindi naman mag-i-speed ng ganung kabilis yung mga warriors natin, no. So hindi naman nga sila mga speedbird. So maghihintay tayo ng 9:04, mga kabutingting, dahil 9:04 start na ng speedan ng 1000 pababa. Ayan, so at least sana makachamba tayo na 1000 na speedan kahit na medyo masama yung panahon natin. So ayan, nawawala na naman yung araw. Hindi ko na naman makita yung araw. So sana makachamba yung mga warriors natin. Sana malustan nila yung sama ng panahon today. Ayan, napakalakas pa naman ng hangin. Yung hangin natin papunta ng north. So salubong sa mga warriors natin. Kaya talaga mahihirapan yung mga ibon natin today. So eto, abangan natin mga warriors natin. Sana makauwi na ligtas yung mga ibon natin. Eto, mga kabutingting, meron na tayong unang ibon dito. Ayan, si Boy Neto. Time check, 10:17 a.m. Ayan, so yung speedan ni Boy Neto, mga kabutingting, sakto 700. Ayan, no? Bago bumagsak ng 600 speedan, nakauwi muna itong si Boy Neto. Ayan, so nagbabalik na naman nga yung sigla ni Boy Neto sa karera, no? O sana magtuloy-tuloy na recovery na itong si Boy Neto. Ayan, dahil nga medyo lugun-lugun pa ibon natin. Ayan, no, diba? Lugun-lugun pa sa may leeg yung ibon natin. Kaya talagang nahihirapan pa itong si Boy Neto. Pero sa kanilang tatlo, ayan, nauna nga itong ating blue bar na si Boy Neto. Ayan. So meron pa tayong dalawang ibon na iniintay, si Wak at saka si Blue. Sana makalusot din yung dalawang ibon natin kasi nga masama yung panahon. So napakalakas ng hangin, salubong pa yung hangin papuntang north, kaya hirap yung mga ibon natin. So ayan, abangan pa natin dalawang ibon natin. At ito, ayan, recover muna natin si Boy Neto. Eto na rin si Wak, mga kabutingting. Ayan, halos sabay dumating yung ibon natin. Ako, mukhang nabasa yata ito si Wak, oh. Mukhang durog yung ibon natin, ah. Time check tayo, ayan, 12:56 na, mga kabutingting. Ayun, eto na. Mukhang pagod na pagod, eto, babayin natin sila. So eto, mga kabutingting, punta natin yung mga ibon natin dito. Ayan, halos sabay lang dumating dalawang ibon natin. Eto si Blue, mga kabutingting, dumating siya ng 12:50. Kaya lang naputol yung video natin, mga kabutingting. Biglang napuno yung memory ng ating camera. And then eto, biglang naglanding sa itaas ng 12:55 etong si Wak. Ayan, no, mukhang stress na stress yung mga ibon natin. So 7:12 nga sila na i-release kaninang umaga. So nakauwi sila, nasa 12:50 na. Halos pareha silang 12:50, isang 12:50 at isang 12:55. Ayan, mga kabutingting, no. So nasa 5 hours din sila bago nakauwi. So talagang nahirapan yung mga ibon natin ngayong araw kasi nga talagang smash na naman, no. Napakadilim ng panahon natin kaninang umaga, lalo na dun sa May Pangasinan, sa May Rosales, Pangasinan. Kaya talaga nahirapan yung mga ibon natin. So ito, bibigyan na natin ng reload na maya maya yan, mga kabutingting. Ayan, para makarecover na agad. Ayan, siwa, kumiinom, oh. Diba? So ngayon, habang nagpapahinga yung mga yan, repair na natin yung flight cage natin bago pa lumaki yung damage nun at makawala lahat ng mga lovebirds natin.
So ito mga kabuting-ting at i-re-repair na nga natin yung flight cage natin dito, yung binutas ng mga ibon natin dito sa sulok, ayan no? Parang binutas ng daga, oh, di ba? So ayan mga kabuting-ting, bago natin takpan yan, kailangan siguraduhin natin na kumpleto yung mga ibon natin dito na nandito lahat yan. Mamaya, baka takpan natin to. Meron palang ibon sa loob, so sa loob na mabubulok yung ibon na yun. No? So 21 dapat tong mga ibon na nandito. Ayan, so check din natin yung pumapasok doon. So yung pumapasok kasi doon is yung ating DF Bio Opaline New Wing Hen. Ayan, so nagdinesting na yata, gusto na yata mga itlog. At yung kapares niya, eh yung kanyang mismong lolo, no? So lokolokong lolo to, pinarisan yung kanyang apo. Mag-i-inbreeding yata yung mga ibon. So ayun mga kabuting-ting, eto. Ayan, eto yung ating DF Bio Opaline New Wing Hen. At eto naman yung lolo niya, ayan yung mob natin. Yung isa sa mga pinaka-original na lovebirds natin. At siya na nga lang yung natitirang original lovebirds natin. So binili pa natin to way back 2018 mga kabuting-ting. May kapare siya na green split blue, possible split par blue. Pero hindi naman naglabas ng par blue sa akin, no? So binili ko yung dalawa na yun mga kabuting-ting. 5K, ayan, 5,000. Wala naman ibang kargang mutation. Ganun kamahal ang lovebirds before. Ayan, nagtabi yung dalawang kapare. So maglolo yan. So yung nanay ng ating DF Bio na Opaline New Wing Hen is anak nitong mob teacher na to. Ayan, di ba? So anak yan ng experiment pairing natin, yan DF Bio Opaline New Wing Hen natin. So ayan, bilangin muna natin sila kung kumpleto sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ayan, kumpleto. 21 lahat ng ibon dito. So ito, pwede na natin takpan itong butas na ginawa nila dito. So ito, tatakpan na nga natin yung butas mga kabuting-ting. At ito, gumapit tayo ng liero. Ito muna yung ilalagay natin dito. Ayan, pasamantala mga kabuting-ting, para hindi na nila masira yung pinaka-vulnerable part netong dingding natin. Ayan, so tatakpan natin dito at dito sa side na to. Ayan, para hindi na nila masira. Pero sa mga susunod na araw, tatakpan din natin yan ng buong liero. Papalitan na natin to ng buong liero para talagang hindi na masisira ng mga ibon natin. So ito, lagay na natin to para hindi na makatakas yung mga ibon natin. Mga kabuting-ting, natakpan na nga natin to side na to. At dito sa kabila, kung saan nabutas nga nila yung dingding natin dito. Ayan, di ba? So, ito, wala na tong kabutas. Pasamantala na lang yan. And then, papalitan natin ang buong yero to. Di ba? Para hindi na talaga nila mabutas itong kulungan natin. At sikasit yung mga ibon natin. So, sabi ko nga sa inyo, dapat hindi makakawala yung ibon natin. Dahil kawawa din sila kapag ka nakatakas sila sa mga kulungan natin. Lalo na kung DIY lang yung kulungan natin, dapat siguraduhin natin na hindi sila makakatakas. So, kung gagawa tayo ng kulungan, dapat ganito yung screen natin, matibay, welded mesh wire. Ayan, hindi nila kayang sirain yan. So, kapag ka ordinary screen, kayang-kaya nilang sirain yun. Ayan. So, dito ko natatapusin yung video natin for today mga kabuting-ting. Like, share, subscribe. Ingat mga kabuting-ting.